What up mga kahigang? Ang dami nagre-request ng earbuds na to. Well, para sa ikasasayo ng mga kahigang natin, syempre kayo yung bobo ng channel na to. Ito ang RealFit F4 Earbuds. Yung iba baka nagtataka, bakit ang dami nagre-request itong RealFit F4? Yung brand kasi na RealFit, nagpo-focus sila sa mga earbuds at speakers na sobrang affordable. Pero may mga premium features. Usually mga premium features na nakikita lang natin sa mga gadgets na worth 800 to 1,000 pesos. Tapos yung RealFit, pe-presyo nila yung gadget nila na mga around 300 to 500 pesos lang. Kaya sa ngayon, nasa 6,000 plus na yung kumukuha ng earbuds nila sa Shopee. Tapos almost 3,000 plus naman sa speakers. Makukuha nyo lang to for only 589. Pero sale sila ngayon sa Shopee. You know, 369 lang. Basta ilalagay ko na lang yung link nito sa pinned comment sa baba. I-check nyo lang dyan. So yung packaging nito mukhang Realme. Kahit yung logo mukhang Realme. Pero hindi sila related sa Realme. Kumbaga, Realme inspired brand lang sila. Yun lang naman, kaya i-unboxan natin tong RealFit F4. Buksan natin dito sa taas. Yun. Tapos slide lang natin. Okay, nandito na yung manual, Type-C cable, tsaka may free extra ear tips, small and large. Tapos nandito na mismo yung RealFit F4. Yan. Okay, tabi muna natin to. Anggalin natin sa plastic. Dahan-dahan. Ayun. Pebble yung shape ng case. Tapos mas maliit yung size niya compare sa mga ibang earbuds na case. Tapos matte black yung body na may yellow accent. Para talagang Realme yung dating, oh. So mga kaigang, ito na mismo yung RealFit F4. Bale yung build quality niya, hard plastic. Tapos yun nga, may yellow accent, parang Realme. So yan, nandito na rin yung logo sa harap. Tapos nandito yung LED indicator. So pag binuksan natin ng case, iilaw yung LED indicator niya ng green. Tapos red pag low battery na. May isang maliit na issue lang dito mga kaigang. Pag inaalog mo yung case, umiilaw yung LED indicator niya. Kaya huwag na kayo magtataka pag minsan naalog nyo to tapos iilaw yung LED indicator. Kasi yung magnet sa earbuds niya hindi masyadong makapit kaya akala niya bagong lagay lang yung earbuds. Kaya tingnan nyo pag sinake natin to, iilaw tong LED indicator. Ayun o, umiilaw. Pero mamaya-maya automatically mag-off na rin yan. Ayun o, nag-off na. Well, yung mga ganyang minor issue, expected naman natin yan sa mga earbuds na ganito yung presyo. Tapos ito naman sa likod yan, makikita natin yung Type-C port for charging. So, i-charge lang to ng 1 hour and 40 minutes, kaya na ditong tumagal ng 6 hours. 28 hours naman pagkasama yung case. Okay, buksan na natin yung case, check natin yung earbuds. Uy, may LED yung ano, earbuds niya, parang mata. Kala ko bilog lang. Yan, umiilaw pala to. Ooh, okay, tanggalin muna natin sa case. Ganda, oh. Bali, may hard plastic na glass yung gesture area niya. Tapos may LED light. Iwasan nyo lang ito mabasa kasi hindi ito waterproof. So, meron itong customizable gestures para makapag-play, pause, next, previous song, answer or reject ng calls. Okay, isuot na natin ito mga kaigang. Yan, left earbud. Tsaka, right earbud. Yun, pakita natin sa camera. Yun, oh. Nice! Okay mga kaigang, try lang natin mag-shake test. Yung nakalagay pala na ear tip dito is medium. Okay, 3, 2, 1. Ah. Yun! Oh. Mukhang hindi naman dumubag sa tenga natin, nandito pa rin, you know? Pero kung hindi fit sa tenga niyo yung medium, meron namang free ear tips na small at large na kasama sa box. Bali, naririnig yung audio ngayon galing dito sa mic ng RealFit F4. So wala tong noise cancellation for calls, kaya kung maingay sa paligid nyo, maririnig yun ang kausap nyo. So meron lang tong noise cancellation for music. So mic check, RealFit F4, mic check, 1, 2, 3, mic check. Bago natin ito itest sa music tsaka gaming, check muna natin tong app niya. So para ma-download nyo yung app niya, scan nyo lang yung QR code sa manual. Available to sa iOS at Android. So make sure naka-on yung Bluetooth at location ng phone nyo bago nyo i-pair tong RealFit F4. So dito sa app niya, yan, makikita natin yung battery percentage ng left earbud tsaka right earbud. Pero kagaya sa RealFit F2 tsaka RealFit F3, hindi rin nakikita yung battery percentage ng case dito. Yan o. Kahit i-break mo yung isang earbud,
wala, blanco pa rin. Sana i-update nila to, no? Para hindi tayo nagre-relay dito masyado sa LED indicator niya. Tapos yan, pag tinap natin to, makikita natin yung mga options dito. Yan, noise reduction, yung active noise cancellation. Pwede mo din i-off yan, yung shutdown, tsaka yung transparency mode. Itong transparent mode, yan, ini-enhance niya yung ingay sa paligid mo para mas aware ka. Actually, itong noise cancellation, tsaka transparency mode, nakikita lang natin sa mga earbuds na nasa 800 pesos pataas. Pero dito sa Realfit A4, 589 lang. Tapos 369 pa pag sale. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang daming kumukuha nitong Realfit. Okay, try nga natin tong noise cancellation niya. Yan, suot muna natin tong Realfit F4. So sa ngayon, naka-off yung noise cancellation niya, no? Okay, on natin. Yan. Ayun. Nabuwasan yung ingay ng fan ko dito. Naririnig ko pa rin naman yung ingay ng fan ko. Hindi siya totally nawala. Yung noise cancellation nitong Realfit F4, hindi siya comparable sa mga mid-range to high-end na earbuds. Pero ang importante, nababawasan ng unti yung ingay. Working, gumagana naman. Actually, hindi ko nga alam kung paano nila pinagkasa yung noise cancellation dito. 589 lang. Actually, 369 nga eh, di ba? Okay, tanggalin muna natin mga kaigang. Yun, naririnig ko na yung boses ko. Tapos yan, meron din siyang fine headphones. Yan, useful to pag nawawala yung earbuds nyo, no? Kasi magpe-play siya ng sound para mahanap nyo. Okay, try nga natin. Yan, play sound. Okay, naka-max volume to. Yan, parinig natin sa mic. Maririnig nyo ba yan? Oh, lalo na pag natapunan ng damit nyo o kaya bag. Para mas malakas pa yung fine headphones sa Realfit F2 tsaka F3 kaysa dito. Sana i-update nila, no? Tapos yan, meron siyang game mode. Yan, mamaya tatry natin to sa gaming. Tapos yan, equalizer. So, mayroon ng mga preset, default, popular, dance, classical, jazz, tsaka slow song. Yung maganda dito, yan, pwede ka na mag-customize ng sarili mong preset. So, isa to sa mga premium features na nilagay nila sa Realfit F4. Bukod sa pwede ka gumawa ng preset dito, pwede mo na i-customize yung gesture controls, yan, dito sa key setting. Yan, pwede mo i-customize yung left earbud, tsaka right earbud. For example, isang click, yan, magpe-play pause, pwede mong baguhin. Yan, pwede kang pumili dito. So, nasa preference mo na yun kung paano mo isi-set up to, no? Yan, double click, three click, long press. Okay, ano pa? Yan, change name, tapos yung OTA upgrade, yung firmware update niya. So, yun na lahat ng features ng app niya. Kita nyo, ano mga kaigan? For only 589 lang, meron ng active noise cancellation, meron transparency mode, fine headphones, yun, no? Game mode, tapos pwede mo pang i-customize yung preset mo. Yung gesture controls, kaya napakasulit, di ba? Okay ngayon mga kaigang, try naman natin tong Realfit F4 sa music. Kaya magpatugtog na tayo. So yun mga kaigang, play natin tong Sining by Dayonela. Siyempre, para alam nyo din yung pinapakinggan ko, no? So naka 70% yung volume natin, tapos default yung preset. Okay, play. Rinig ko na yung intro, yung gitara. Linis ha. Rinig na rinig ko yung cymbals ha. Nice, nice. Okay, pause muna nga natin. Para sa akin, ang ganda ng improvement nitong Realfit F4 kumpara doon sa Realfit F2 tsaka Realfit F3. Ang ganda ng details ng vocals nito tsaka yung instruments, ang linis ng tunog. Pero pagdating sa bass, hindi siya masyadong malakas, kumbaga neutral lang. Nandun pa rin naman yung bass niya, naririnig ko pa rin, pero yung sipa niya kulang. Pero buti na lang, pwede ka mag-customize ang sarili mong preset dito sa Realfit F4. Okay, punta lang tayo dito sa app niya. Yan. Tapos tap natin tong Realfit F4, tapos EQ setting. Tapos tap natin tong customize. Okay, dito papakita ko sa inyo kung paano patabain yung bass. Pwede nyo na yung screenshot para maalala nyo. Okay, ibaba lang natin to. Yan. Okay. Oop, masyadong mababa. Medyo taas natin to. Sa yung shape niya parang V. Sa gitna yung pinaka mababa. So yan, pwede nyo yung screenshot to. Pero kahit hindi na kasi pabilang naman siya. So ito yung preset kung gusto nyo malakas yung sipa ng bass. Okay, balik tayo dun sa Spotify. Yan, play ulit natin tong Sining by Dayonela. 70% pa rin, tapos custom preset. Okay, andun pa rin yung sharpness ng vocals, no? Hintayin natin yung instruments. Ayun! Yun yung instruments, oh. Rinig na rinig yung bass. Balance na, oh. Nice! Tumaba na yung bass niya, oh. Yung masasabi ko dito sa Realfit F4, yung sound quality niya, pampresyong 800 to 1,000 pesos, kahit nasa 500 plus lang to. Ang ganda ng details niya kasi naka-AAC codec na to, syempre except dun sa bass, no? Pero yun nga, pwede ka naman mag-customize sa sarili mong preset sa app. Kaya kahit di malakas yung bass nito, nakabawi naman sa customization, pwede mo patabain dun. Tsaka di na ako magko-complain, 589 lang, diba? Tapos ganito na yung features, naka-AAC codec ka. May active noise cancellation. May transparency mode. May app support.
Tapos pwede ka pa mag-customize ang sarili mong preset sa equalizer. Kaya napakasulit nito to, lalo na kung casual listener ka, magugustuhan mo tong Realfit F4. Okay yun mga kaigang, try naman natin to sa gaming. I-tap nyo lang ng 4 beses yung left earbud or right earbud para ma-activate yung gaming mode. Okay, try natin. 1, 2, 3, 4. Ayun, may maririnig kang game mode. Ibig sabihin, naka-game mode on na. Okay, try natin to. May active noise cancellation, app support, customizable gestures, at up to 28 hours ang battery. May mga premium features pero napaka-affordable. Saktong-sakto sa budget natin at tamang-tama sa mga casual listeners at casual gamers. Bali yung link nito, nasa pinned comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Realfit F4? Comment down below!